Ng araw po, pag-usapan po natin leukemia. Okay? Baka hindi nyo ito gano'ng naririnig, pero maraming Pilipino may leukemia. Pwede ito sa bata, pwede ito sa matanda. Ang kailangan nyo lang tandaan, kung meron kayong mga sintomas na ipapakita ko, papa-CBC tayo sa blood test, at kung may nakitang findings, papacheck tayo sa doktor ninyo, family medicine, internal medicine, o sa hematologist kung talagang na-diagnose na leukemia. So, hematologist ang specialty. Ang leukemia, isang cancer sa dugo. Ito yung normal na nakikita sa microscope sa dugo natin. Red blood cell, may konting white blood cell lang. Sa leukemia, merong klase ng leukemia na biglang dumarami. Cancer niya, cancer kasi po, eh, dumadami itong white blood cell o ibang cellula. Kadalasang sintomas, nilalagnat, namamayat, kahit hindi nagpapapayat, nahirapan huminga, masakit ang buto, masakit ang muscle, pagod, may iba, may kulani sa leeg. To. Yung iba, lumalaki yung liver, lumalaki yung spleen, pwede rin. At yung iba, nagkakaroon ng pasa, parang ganito. Okay? Hindi naman lahat ng pasa, ibig sabihin, leukemia. Na marami naman nagpapasa kasi nabangga lang, may edad. Oo, kadalasan hindi naman. Pero pag meron kayong ganitong pasa, papacheck natin sa dugo para lang sigurado. So, hindi siya rare. Meron siya sa Pilipinas. So, sa leukemia, ito yung sintomas na kadalasan fever, lagnat, pagod, namamayat, hindi nagda-diet, nausea, nasusuka, at may rashes. Ito normal na dugo. Ito yung leukemia nakikita sa dugo. Dumarami yung isang klase ng white blood cell. Hindi natin sigurado kung anong cause ng leukemia. Minsan sumusulpot na lang ito. Hindi natin alam. Pero merong mga factors na nakikita nila mas mataas yung risk, mas mataas yung chance na magkaroon ng leukemia kung merong kang exposure sa radiation, yung mga nagki-chemotherapy dati, nasa lahi, kung may lahi kayo, magulang, may lahi na may leukemia. Ito po, napakahalaga, exposure sa chemical, discuss ko mamaya. Naninigarilyo, passive smoking, active smoking, at yung iba merong parang viral infection na tumutuloy, tumataas ang chance ng leukemia. Ito po ang iniingatan natin, chemical benzene, may connection talaga sa leukemia. Sa benzene, na-expose to sa mga auto-mechanic, mekaniko, sa oil, na pag matagal expose sa mga gas station workers, mas high risk sila. Kaya mas gusto natin open air, wag nyo lang hapin yung gasoline. Industry workers, sa mga chemical factory, sa hospital, yung mga hazardous waste, pag nahawakan nila. Mga nagpipintura sa bahay, mamisang bagong pintura, dapat open eh, para hindi mo malanghap yung paint na fumes, tapos sa mga gumagawa ng plastic at sa mga pesticides, mga gumagamit ng pesticides chemical sa mga halaman, kahit yung mga nag-spray sa ipis, sa daga, sa langgam, di ba? Kaya sabi ko, kung mag-spray kayo sa bahay, alis muna kayo 2 hours para hindi kayo ma-expose. Possible risk lang yon, hindi mo 100%. Para malaman ang leukemia, pa-blood test muna, complete blood count, CBC, at gagawin ng hematologist yun, ng doktor, para malaman kung may leukemia o wala. May bone marrow aspiration and biopsy. Dito kinukuha. Okay? Sa may hips. Dito makikita ko abnormal ang pagdami ng leukemia cells. Maraming klase ng leukemia. 4 na klase. May 2 acute, 2 chronic. Hindi ko na siguro i-detalye. Pero itong 2 acute, mas mabilis ang sintomas, mas nakikita itong ALL sa bata, at itong iba, mas common sa matatanda. Ito po, pag-differentiate ng doktor. Explain ko lang siguro, ang acute lymphocytic leukemia, common to, madalas to makita sa mga bata. At may gamutan dito, medyo gumagaling, medyo good prognosis to dapat. Kaya huwag niyong sasabihin hopeless, talagang dadalhin sa doktor, sa hematologist, sa mga government hospitals, merong mga gamot para dito, para at least humaba buhay, maging normal ang buhay ng bata, kahit may ALL. Meron naman ibang klase, ito yung mga chronic na nakikita sa matatanda, katulad nitong CML, tingnan nyo, 200,000 or lampas pa ang white blood cells, so sa CBC, kita na sa may edad. Pero dito, mas mild ang sintomas at mas humahaba ang buhay. Basically, ang therapy sa leukemia, ito po binibigay ng hematologist, oncologist, may chemo,
merong mga tableta or injection na binibigay, makabagong gamutan, merong nagre-radiation, merong stem cell transplantation. Depende sa klase ng leukemia. Malalim na to, kailangan yung doktor nyo na. Hindi po hopeless. Basta may ganitong sakit, punta lang sa doktor. Punta lang tayo, pila lang tayo, tingnan natin kung ano ipapayo. Kung ipapayo ito, payag na po tayo. Budget na lang ang problema dito eh. Hindi makukuha ng mga herbal at kung ano nung gamot-gamot na gusto natin. Mas maganda, mas panalo tayo, mas mahaba ang buhay nyo kung susunod tayo sa hematologist po ninyo. Konting tiyaga lang, yun lang nga siyempre, hahanap ng pera para dito. Ano magagawa nyo sa bahay? Okay, hindi naman talaga home remedy, pero sa pagkain, kung merong leukemia, ganito gagawin. Dapat mas maraming prutas at gulay. Ito yung panlaban natin, okay? 10 fruits and vegetables, sari-sari. Huwag munang prito, iwas muna sa mantika kasi cancer nga siya. So, dapat steam lang yung mga gulay. Tapos, kumain pa rin ng protina. Marami kasi nasusuka, walang gana kumain. So, kailangan may protina pa rin yung katawan mo. Isda, konting karne, okay lang naman. Pamparelax yung stomach, yung ba masakit ang tiyan, mainit na tsaa, tubig, sabaw. Healthy bacteria, pwede ang yogurt, probiotic, merong mga supplement nito, may tulong din. At kumain every 2 to 4 hours. Okay, so, pag merong ganitong sintomas, hindi ito totally rare sa Pilipinas. Merong mga may leukemia sa Pilipinas. At kung merong ganitong sintomas, lagnat, tulad nga na sinabi ko, nanghihina, namamayat, di ba? Tapos meron ka ng maraming pasa sa katawan, pa-check po tayo. CBC, punta tayo pwede sa doktor niyo, family medicine, internal medicine, at kung kailangan, i-refer kayo sa hematologist. So, ingat po, take care po, share po natin para aware tayo sa leukemia, para gumaling tayo sa sakit na ito. God bless.